natin is yung late registration and yung fake birth certificate. Nung pumunta tayo sa late registration, nangyayari talaga siya. Hindi siya unusual. Well, ang delayed registration kasi is a mechanism para yung mga kababayan natin na walang birth certificate ay magkaroon ng registration, magkaroon ng legal identity. And yung prescribed time para magpa-register ka is within 30 days. So after that, dun na siya magpo-fall sa delayed registration process. Yeah. So based dun sa datos natin, in the 2020 census of population, 3.7 million sa mga kababayan natin ay walang birth certificate. Yes. Meron na tayong mga programa, but in the latest data, no, from 2013 to 2022, in the past 10 years, meron tayong more than 900,000 na nare-register ng mga kababayan natin. All ages po ito. Wherein about 30-45% dito ay mga 18 years old and above. Ilan ang population natin? Based on sa 2020, that's 111 million. 110 million. 111 million. Doon po sa 111, ma'am. Based on 2020 na census of population, 3.7 million dito ay hindi naka-register. Hindi naka-register at all. Walang birth certificate. So every year from 2013 to 2022, meron tayong average na 970,000 na delayed registration. At 30-45% dito ay 18 years old and above. So per year to, ma'am? Yes, yes. Average. Annual average po yan. Annual average. Yes. Bakit, ma'am? Ano ang usual na dahilan? Well, karamihan po ng kababayan natin ay hindi nakakapag timely registered one. Yung negligence ng magulang para i-report po ito sa ating mga local civil registrars. Yung kanila pong access din sa civil registration. So ito yung mga nasa liblib na lugar na wala po silang way para pumunta sa bayan para mag-register. And some other reasons, yung mga related fees sa registration. Yung iba kasi sa delayed registration, meron tayong mga iba-ibang guidelines yan, depende sa municipality, no? So meron pong free, meron din po yung iba, may mga penalties para sa delayed registration. Magkano inaabot yan, ma'am? Depende po yan sa sanggunyang bayan resolution ng bawat LGU. Pero may estimate po kayo? Dun sa guidelines namin itong 2021 with DILG, nag-set na po kami ng ceiling na dapat hindi lalampas ng 200 pesos. Maliit, no? Yeah. Supposedly, ano, Victoria. Okay. So, ma'am, itong kay Mayor Alice Go, na 19 years old na siya na-registered, this is not unusual. Well, as I've mentioned, marami nga tayong kababayan ang nag-undergo ng delayed registration process. So, dun sa panahon ng pag-delayed register ni Mayor Go-O, meron naman po tayo mga existing guidelines na kung saan kailangan isubmit to prove yung true and correctness ng mga information na dapat nasa birth certificate niya. May sinabit ba siya, ma'am? Well, basically, based dun sa initial naming investigation, nasubmit na rin po natin ito sa Senate Committee during the hearing, meron po kaming fact-finding na kulang po yung mga documentary requirements ni sinabmit during the delayed registration po. Ano po ang kulang niya? Well, yung mga basic na requirements natin, yung mga affidavits and also yung mga public documents that will support doon sa mga facts of birth niya. Like ano po? Like, one of the requirements may be yung baptismal certificate. Earliest records, school records, is one or maybe one of the supporting documents. And importante din dito yung affidavit of two disinterested persons. So sila kasi yung nagpapatunay na alam nitong mga ito yung facts of birth. Affidavit of two interested? Disinterested person. Pwedeng kasama niya na sa kanila, halimbawa sa kanilang lugar or mga relatives or kamag-anak na alam yung mga facts of birth. So yun ang wala siya, ma'am? Yun, based dun sa initial na fact-finding investigation po namin. Pero ito po ay pupuntahan pa ng aming Fraud and Management Division para sa actual na ocular inspection. Okay. So bakit siya nabigyan, ma'am, ng birth certificate pa rin?
kung wala itong mga... Well, gusto kong i-ano yan kasi ang mandato ng pagre-rehistro ay sa ating pong mga local civil registrar. So sa kanila po, personally nagpupunta yung registrant para mag-file ng delayed registration. And in the case of Mayor Alice po, ang kanyang father po yung informant dito. No po. So as to the requirements and yung mga circumstances during the registration na makakasagot po nito, yung ating pong mga local civil registrar and yung mga staff na nag-prepare ng kanyang birth certificate during the time na nag-file ng delayed registration. Nakausap niyo na ba sila, ma'am? Unfortunately, yung ating pong civil registrar na nag-accept ng kanyang delayed registration ay patay na. Doon po sa ating pong initial na fact-finding, nandoon pa po yung ating local civil registrar staff na nag-prepare ng kanyang birth certificate. So, as I've mentioned po, ang aming pong PSA FMD ay makakandak pa ng mas detalyadong investigasyon para sa kaso na ito. Ma'am, bakit problematic kung late ang iyong registration? Well, kung late ang iyong registration, number one, meron yung burden of proof na kailangan mag-submit ka ng mga documentary requirements like yung mga binanggit ko po kanina. Isa po dyan, yung affidavit of delayed registration. Kung pinanganak ka sa hospital, hahanapan ka ng mga documents na magpapatunay na ikaw ay pinanganak sa hospital. And then, kailangan din po yung mga two public documents na kung saan makikita doon yung mga information sa iyong packs of birth. So, dun po sa latest namin na guidelines with the DILG, may mga additional requirements pa nga kami na kumbaga kinuha sa inire-require sa delayed registration. So kung dahil nakikita natin na may mga reports nga ng pag-abuse sa pag-delayed registration, ni-require din po natin na kailangan po ay mag-submit ng if one of the parents ay foreigner ng kanilang birth certificate or passport para ma-establish mo yung nationality or citizenship ng parents. So yun yung mga additional na requirements na inano natin. And also, naging mandatory na rin po yung negative certification from the PSA para ma-avoid yung double or multiple delayed registration process. Pero ma'am, aside from the hassle na ang dami mo pang kailangan isubmit, ano ang negative effect sa'yo nun kung late ang registration? Well, in some of the, yung mga end users, sometimes nagre-require sila ng additional na supporting documents para ma-establish yung accuracy or truthfulness ng delayed registration cases. Pero, ako ma'am, halimbawa, at 20 na ako nagpa-register, anong effect sa akin? I mean, technically, yung, Wala naman. Wala naman kung ang mga impormasyon na iyong pre-provide o hindi mo ginamit ang delayed registration para magtama o mag-correct ng ibang impormasyon. Okay. So, wala naman po kung services na hindi ko pwede ma-avail kung late ang ako nag-register? Yeah. Wala. Depende kasi yan sa mga end users. No? Meron tayong mga reported cases ng government agencies that require yung mga additional na supporting documents para ma-establish yung truthfulness ng delayed registration. Especially pag ito sa mga foreign embassies, sometimes nagre-require sila ng mga additional supporting documents. Ma'am, dun sa fake birth certificate naman, ilan, may na-prove na po tayo talaga na meron talagang fake birth certificate? Well, dun sa mga investigasyon na ginagawa po namin, especially dun sa mga foreign nationals na nakakuha ng mga passport at mga birth certificate, meron na po kaming mga na-close na investigations at ongoing. Based dun sa mga fact-finding investigation namin, pagka nakita namin na yung mga supporting documents ay fraudulent, ay meron po kaming process internally sa PSA na binablock na po namin ito for CAFE issuance and then ini-endorse po natin ito sa mga proper authorities para sa cancellation ng mga documents po na ito. So ilan na ma'am sa total ang birth certificates na ano? Dun sa lahat po ay dun sa na-consolidate na documents po namin dun sa foreign nationals, yung sinusundan po namin, meron na po kaming 65 cases na ongoing investigations po. Ma'am,
Sa foreign. Sa foreign. And locally, yung nireport po ng ating mga partners such as yung DFA, ongoing po yung mga 300 cases. No? This includes na po yung mga tampering or mga fraudulent na local copies na sinasubmit for application of passport, aposti among others. Ano mga yung 308 na nabanggit po last year? Yun na po yun. Okay, so locally 300 and then sa foreign 65. Okay. Paano nakakalusot yung mga nakakapameke? Well, ano yung ginagawa nila mo? Well, based dun sa observation po namin, yun nga po, no, one is yung tampering, yung mga source ng documents is it's either legitimate, halimbawa yung mga sinasubmit na security paper, pero some of the entries have been tampered, that's one. Second, yung fraud sa mismong source ng ating documents, which is yung registration, which is at the local, no? So meron na po tayo mga na-close na mga cases dyan sa ating mga fact-finding investigation. And then the third one, na meron din po kaming nakita dito na identity theft, but very little naman po ito. Most of the cases are on the tampering po. May tampering, ma'am, meaning may hindi tamang impression. May tinama dun sa supposedly na official na copy ng kanyang birth certificate. Paano nakakalusot, ma'am, sa mga empleyado po ng PSA yung gano'n? Well, internally and externally, we do investigations. Ano? We are strengthening yung processes natin within the PSA, so meron na kaming mga in-implement na QR code wherein yung ating pong partners can make use of our PSA e-verification app para makita nila kung nagmamatch ba yung information na nakikita nila sa security paper versus dun sa binibigay na information dun sa QR code. So yan po. And a lot of services has been offered sa ating mga partner, kagaya po nung e-cert, para ma-avoid yung paghawak ng mga client nung mismong release ng document, at sila po kasi pag nasa kamay na nila, wala na pong control yan si PSA. Pero paano, ma'am, siya nakakalusot yung mga peking? Well, kung peking document po tapos sabigyan ako ng birth certificate, paano nangyari? Nakikita naman natin kapag may may mga binago. So internally sa PSA, we have security protocols para makita namin kung yung document na yan ay galing sa amin o hindi. Yung most of the reported cases po ay kumbaga nagalaw na yung document na inilabas ng ating pong ahensya. So meaning hindi naman nakapag-issue. At the application level pa lang. Sa doon po sa pag-release ng document, marami tayong nakikita na kumbaga nagalaw, may tampering na doon sa mga documents. So Hindi okay. Naman siya yung tipong naibigay mo na yung birth certificate tapos naka-roam around na yung tao. Okay. Yung kay Mayor Alice Gumam, is there a possibility na fake yung kanyang birth certificate? Well, yan yung iniimbestigahan na po natin ngayon, based dun sa mga supporting documents. Initially, questionable ang kanyang birth certificate, and ito nga ay pupuntahan ng ating fraud management division para tingnan, alamin, dig deeper yung investigation po natin dito sa kanyang delayed registration. Naman yung comment niyo po dun sa sabi ni Senator Legarda na may sindikato, kaya meron mga nakakakuha ng fake na birth certificate. Well, kung hindi natin masasabi na within or outside the PSA, but what we know is meron po talaga mga dokumento natin na kumbaga natatamper or nagiging fake na nasasubmit sa ating pong mga government partners or other agencies. So ang ginagawa natin ay in-strengthen natin yung system and also yung document trail ng mga dokumento po natin, and we develop nga po yung tracking system, yung QR code scan, para ma-determine ng ating partners, and right there and then masabi po nila na itong dokumento na ni-submit nila sa kanila from PSA are fake. So yan po yung ginagawa natin, at nagko-coordinate na po tayo sa mga agencies para po gamitin yung ating e-cert. Ito yung electronic copy ng birth certificate na diretso nang dapat na mapasa kanila from the PSA, para ma-avoid po yung transmission, na yung pag-hand carry ng mga clients ng kanilang dokumento sa iba-ibang ahensya. So, hindi mamalinawin ko lang. So, ibig sabihin,
wala namang nakakalusot. Halimbawa, nag-apply ang isang tao, hindi naman nakakalusot sa inyo yung information na may mali siyang inilagay. Ang nangyayari is, pagbigay ng birth certificate, natatamper na lang siya. So, iba-iba kasi yung source ng tampering, no? Oh. One is, may actual na document na na-release sa kanya, pero may mga ibang information na kumbaga itinama nila after ng release ng document. So that's one. Yung iba naman na nakita natin, yung halimbawa, yung isang outlet nag-issue ng isang dokumento na hindi naman sa kanya supposedly yung SECPA na yun, pero nagamit ng ibang tao. So, yun yung mga different na scenarios po na nakikita natin sa ating investigation. Hindi naman at fault ang PSA employee. Well, meron na rin po kami mga naimbestigahan na mga empleyado na involved at nakasuhan po natin. Yung iba din po ay may mga na-terminate na rin po ng mga service. So, ini-ensure lang po namin na talagang, kumbaga, yung sistema natin ay fully protected din po. Kasi may mga user accounts naman yan and access ng ating mga staff. Defined naman po yan. Ano nabayaran po sila? Yung iba na ibang case natin, mas probably ganun nga po yung ano yung situation. Okay. So ma'am, sa birth certificate, ano yung mga marami naman kayong hinihingi documents to prove yung information na ilalagay sa birth certificate, tama po ba? Yun, as I mentioned, ang pagre-register as a local civil register. So ang PSA, nabigay lang po na ng policy kung ano yung mga supporting documents na isasubmit pagka delayed registration. Kapag timely naman po kasi wala po tayong problema dahil on the spot ay, halimbawa sa hospital, in-interview yung magulang para i-provide yung mga information. Pero kapag po ito ay delayed registration, dun po tayo may mga additional na requirements na kailangan pong ipasubmit na dapat i-comply po yan ng ating mga local civil registrars. Okay, ma'am, last na. Dun sa late registration, do you authorize po yung mga ganitong Facebook page? Meron lang po kaming dalawang authorized na online partners. Ito yung PSA Service at saka yung PSA Helpline at saka yung aming pong website, yung official na PSA Facebook po. Other than that po, lahat po na nag-o-offer sa online, like yung mga temporary deletion, correction, annulment, etc. Hindi po yan authorized ng PSA. So, ano yung mag-take sila? So, sila po ay nag-o-offer ng mga services na hindi naman po sila autorisado ng PSA. So, anong mangyayari doon, ma'am, kung isang tao ay mag-avail ng service nila? Yun nga po yung nananawagan po kami na wag po sila mag-transact sa mga ito dahil hindi nga po sila official. And then, after that, tapos halimbawa makapag-avail sila ng service at found out na fake na naman, sisisihin po yung PSA. So, yun nga po yung nananawagan po kami na dalawa lang po talaga yung aming official na online partner, yung Servilis at saka yung helpline po. So, fake ang makukuha mong birth certificate kung dito ka mag-aano? Hindi naman po sila kasi mga autorisadong online partners ng PSA. So, fake nga, ma'am, yun. So, hindi ko po yan masabi, madam. Or can we say, ma'am, ay, sorry? Most probably fake po yan kasi hindi po sila authorized na ng PSA. Ano ang legal action niya, ma'am, sa mga ganito? Yung mga ganito po, meron na po kaming coordination sa Facebook Meta to block yung mga cases po na to. Active po kami dyan. We've started this 2 years ago. Pero mabilis din po sila, nakikreate ng mga account. So, para rin lang po kaming mga, yung fireman na pinapatay yung usok and then meron na naman pong bago silang account na ginagamit. Pero yung mga sinisigurado po namin sa inyo na nag-investigate po kami, may mga nalilink kami na mga cases dyan dahil sa mga posting po nila ng mga dokumento na nire-release po nila. So, sometimes nakaka-trace po kami ng mga cases na ganyan.